Hello again mga ka-Israel, sa video na ito ay atin na pong in-upgrade yung atin pong CBT o panggilid. Ito po ay simpleng upgrade lamang. Pakilabang kaya ito sa ating Israel 150N o si Tourmax. Now, sa atin pong scooter upgrade, anong dapat unahin? Panglabas o pangloob na upgrade? Pero bagong lahat, introduction muna tayo. Ano kaya nangyari sa jeep nito sa gitna ng bundok? Kama natin. Matagal na po natin pinalano na i-upgrade yung ating pong CVT o panggilid. Pero ang ginawa po natin ay minaximize po natin yung stock na CVT po niya at tinignan natin kung hanggang saan ang kanyang kapasidad bago tayo bumili ng mga pyesa para po sa ating upgrade. Pula ng SkyDrive. A little longer than a few minutes later. Pagkatapos makabili ng sa pyesa na kailangan po natin sa pang-upgrade, ay tayo po ay dumako agad sa Motostar para ito po ay paggawa kay Brother Hope. Ito po si Pastor Man. First time na ano po natin yung ating CBT. For 9 months bago nabuksan. All stock. Nakarating na Impanta, nakarating na Tagaytay, nakarating na Caliraya, nakarating na Lipa, Batangas. Wow! Lumahan sa Putik. Lumahan sa Bahag. Ngayon lang po bubuksan ni Brother Hope ang ating CBT. So, ikakabit po natin ay Beat FI 1000 RPM na clutch spring. Susubukan po natin yung Sun Flyball 13 grams straight. At gumamit din tayo ng center o compression spring na 1000 RPM. Ito po lahat ay recommendation ni Brother Hope. Pagka hindi pa nabubuksan eh, ibang tulog eh, no? Yung factory sealed niya eh, no? Andun pa eh. Sa pagbubukas ng ating CBT, mayroong mga bagay na kailangan i-consider natin para maging maayos ang ating panggilid. Grabe. Maganda? Ah, okay. Unang chinek niya ang flyballs kasi tinignan niya yung tabas ng bilog nito at nakita niya na oblong na sabihin na gas-gas na masyado. Hihit-hit pa. Ito. Itubang namin. May bawas na. Pangalawa, kailangan i-check ang belt po natin kung sa bawat ngipin nito ay sa pagitan ay may baak na o meron na pong crack. At pangatlo naman sa basic check ng ating pong CBT ay check natin yung clutch lining kung putput na. Para malakas kung pwede pa naman ay gamitin pa natin. Pagkatapos po na linisin ng maayos ang mga pyesa ay inumpisahan na po nalagyan ng lubricate at grasa ang mga dapat lagyan. So mayroon po mag-invest tayo sa mga tools na ginagamit po natin sa ating pong panggilid para masikipan po ng maayos ang bawat bahagi nito. So dahil wala pa akong mga tools, kaya minabuti ko po na ipagawa ito sa expert na kagaya na yung Brother Hope. At later on ay bala ko rin mag-invest ng mga tools para sa ating pong panggilid. 2 hours later. So pagkatapos pong gawin ni Brother Hope ay agad nating tinesting ang ating pong performance ng ating Tourmax at inakyat kagad natin sa Caliraya. Kailangan kasing masubukan kagad ang performance nito kahit wala pang OBR nakasama. At dito ko napatunayan na mahalaga pala na i-upgrade din ang panloob paano ina-upgrade natin yung panlabas o appearance ng ating mga motor. Una yung napansin ko ay nag-increase ang acceleration po nito at medyo nagkaroon po ng hatak-akyat ang ating motor.
Pangalawa ay napansin ko na medyo nawala ang sobrang ingay habang umakyat, yung parang hirap na hirap ang makina. Ngayon ay parang hindi siya gaanong maingay pag akyat. Pangatlo ay ito hindi ko pala susubukan pero marami nagsasabi kapag kamaluan ang batak ng makina ay siyempre titipid siya sa gasolina. Much later. The next, sinubukan naman natin ang top speed performance niya sa flat road. At tiningnan natin ang kanyang top speed, kung ano ang kaya niya. At nakita natin yung 103 na dati sa stock po natin ng CVT ay pumalo siya sa 110 ngayon pong na upgrade natin ang ating pong CVT o pagilid. 3 days later. Then last test po ay kasama na po yung ating OBR para masubukan po natin kung talaga nagbago po ang performance ng ating pong CVT. Welcome sa ating vlog ngayon. Iniskip na natin yung pila to Magdalena kasi para medyo maikli lang. Ito na yun eh. Kaliwa, anan. Kaliwa. Kanan, ang liliw. Oo nga. At sa pag-upgrade pala ng CVT ay meron pang mas maraming benepisyo na makukuha dito. Pagka medyo na-banking ako, nagilid-gilid ako, medyo dumikit-dikit ka ng konti sa akin paharap para yung balance ng bigat. Yung gaganon ako ng konti, medyo gaganon ka rin ng konti, maglilin ka rin sa harap. Una ay nagkakaroon ng extra power o higit na lakas ang makina. Okay, welcome to Liliw. Ito po yung pinaka-boundary. Liliw, Laguna. Okay. Pangalawa ay hindi ka mabibitin kapag ikaw ay umovertake ng sasakyan sa unahan. Pero ito mo, pa-uphill na yan eh. Utility na yung taas ng ano niya, ng klebe. Pang-apat ay nakita po natin yung mahabang ahon po dito sa Liliw ay kayang-kaya ng ating pong Israel 150. Gagaya ng doon sa area ng Kalumpang, mabilis ang akyat, mataas masyado ang akyat eh. Ito gradual lang eh. Unti-unti. Hindi mo napapansin, nasa mataas na level na. Ito na ba yan? Oh yeah, na-brainstorm talaga yun. Barangay Pag-asa, Meris. This way to is Meris. 15 minutes later. Panglima ay kahit po nakatigil lang yung motor, may angkas ka, kayang-kayang markada, bakyat, kahit matarikang lugar. Kilang-kilang na lang. We are going to a brainstorm. Again, disclaimer lamang po, maaaring hindi lahat ay makaka-experience ng ganitong klase po ng pagbabago sa iyong motor. At lalo na siguro kapag nag-upgrade ka ng todo-todo sa iyong CVT o pag-ibit. Then finally, na-reach na po natin yung ating destination, yung A4J Brenas Farm. At tayo po ay nag-park sa gilid po ng kalsada para akyatin yung bundok na kung saan nandun po yung farm. A few minutes later. Yun. So, andito tayo sa Brenas Farm. Kasama natin ang ating OBR. At ito po yung aerial view. Para na rin tayo naka-aerial view. And now, let's go to our Bible meditation this time. Okay. So, ito yung aming private nest. Our verse is found in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, which says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Anong ibig sabihin ito?
Now, gaya ng ating pag-upgrade ng ating CVT o panggilid, nagkaroon ng konting pagbabago ang ating motor. Lalo siguro kung matinding upgrades pa ang ating ginawa, gaya ng regrubel, palit ng drive paste, paglalagay ng mahabang clutch lining at modified torque drive na lalo magbibigay ng matinding pagbabago sa takbo ng ating mga motor. Ang kampana! Tunggu jatuh. Sorry. At gaya ng pag-upgrade ng ating mga motor, ang talata nito ngayon ay nagsasabi na para magkaroon ng matinding pagbabago sa buhay ng isang tao, ay kinakailangan niyang madinig ang salita ng Diyos na nagtuturo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Oo, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Biblia nagsasabi sa talata nito na ang sino mang nakikristo na ay bagong nilalang, a changed man o born again. Lahat ng bagay sa ating buhay ay nais baguhin ng Diyos. Ito ay hindi biglaang pagbabago. Ito ay unti-unting pagbabago. Okay, kaway, kaway, kaway. Hello, ito si Pastor Man. Gala to damak sa naman kami. At gaya ng ginagawa ng maraming tao, sinusubukan natin na baguhin ang panlabas na anyo natin. Ngunit kagaya ng ating motor, maraming pagkakataon, ninais kong baguhin ang itsura ng aking motor. Ngunit napakahalaga pala yung panloob na pagbabago. At kagaya din ng salitaan ng Diyos nagsasabi, magkakaroon lamang ng panloob na pagbabago ang ating buhay kung mayroong Kristo sa ating puso na siyang tatanggapin mo bilang tagapagligtas. Sa baba, ayun ang aming parking. Ayun si Turmax, nasa baba. Ito ang nais ng Diyos na ultimate na upgrade sa buhay mo at sa takbo ng buhay mo, kaibigan. Confess your sins to God and receive Jesus in your heart. He can make your life run at His best. Subukan mo siya, kaibigan. Again, ito ulit si Pastor Man. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam. It's shoutout time! Shoutout po sa ating po mga bagong subscribers. Ito po yung sila: Kaiser Tonga, Brett Stephen, JB Moto Adventure, Jeneline Soriano, Chok D The Man, Ludus Villugardo, Chrissy Blag, Jairus Tungol, Ruesa Fernando, Jesus Gestiada, at sa lahat po ng ating 737 subscribers. Salamat po sa inyong continuous na pag-subaybay at pag-support sa ating channel. Again, like, at hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos. Coming up next, ang aming ride ng aking best buddy, ng aking anak, going to Jarrell's Peak at kilometer 90. Bahagi po ito ng Marilla Kay Loop. Tatagas kaya ang ating kinabit na topic cup sa ating pong drain plug? Malalaman po natin. At ang pamimigay namin ng mga Biblia sa mga riders na amin nakasabay, abangan. Tapos nagpa-vlog din ako, Pastor Man TV. Ako may vlog ako. Bago pa naman ko. Magkakaingat ingat po kayo, ingat. Pinahanap ko. Pinahanap ko sa mga... Ito po, ito po. Pinahanap ko. Pinahanap ko. Pinahanap ko.